Sa ating pong bansa, ang dami ng mga batas pero hindi naman ipapatupad. Alam nyo ba na bawal ang mamalimos at bawal ang namimigay po ng limos? Pero ngayon nga, kahit saan ka lumingon, mapabata man o matanda, kanya-kanyang style ng panlilimos. Meron pala tayong batas na kung tawagin ay Anti-Mendicancy Law na naipasa noong pang 1978. Ito ang batas na nagpaparusa sa mga nanlilimos at nagbibigay ng limos. Pag mendicant ka, paparusahan ka. Ang kaparusahan ng isang pulubi ay 2 years imprisonment or fine na 500 pesos. At kapag nahuli kang nagpapalimos, ang tumataginting na multa ay 20 pesos lamang na fine. Maintindihan natin to sapagkat ang PD 1563 ay inenact noong 1978. Noong panahon ng 20 pesos, malaki. Dahil sa barya-barya lamang ang multa, mukhang walang sumusunod sa batas. Ang PD 1563, ang spirito niya ayos pa eh. Kasi gusto niyang pigilan ng ganitong panlilimos. Pagdating sa penalty, hindi na siya angkop sa panahon. Yun nga lang, tila walang nagsusulong para amyendahan ito. Kaya ang resulta ay ang patuloy na paglobo ng bilang ng mga nanlilimos sa lansangan. Yung pong mga palagian na naming nasasagip na mga bata ay pinipenalize na po yung mga magulang nila na hinahayaan po itong mga bata na mamalimos. Sinusuportahan naman ito ng mga biktima ng mga pasaway na pulubi. Yung sa akin talaga, gusto ko talaga sila malinis, malagay sila sa maayos. Pero para kay Tatay Benjamin, wala naman silang ginagawang masama para pagbawalang mamalimos. Yung mga tao nga po, sino man ang nakakaawa, naawa sa akin. Sa bandang huli, ipinapaalala ng DSWD sa publiko na kung walang magbibigay ng limos, wala raw mamamalimos. Pasko nga at Kate, at gusto ko nila magbigay, magbigay sila doon sa mga NGOs, mga simbahan. Meron naman daw programa ang DSWD para matugunan ang problema ng mga naghihirap. Meron kaming programa tinatawag na Modified Conditional Cash Transfer Program kung saan tinatarget nito yung mga homeless street families. Tapos ini-enroll natin sila sa Pantawid Pamilyang Pilipina Program.